nilang karapatan, yung maritime rights nila na tinatawag. Sila pa nagre-reklamo ngayon. At pinagalitan tayo. China calls Philippines at ako nga ng lumo sapagkat ang nagsalita dyan ay mismo ambassador nila, si Ambassador Yu. Sabi ko nga, bisita natin, pero pinagalitan yung mga Pilipino. Sa loob ng ating bakuran, para kung sa bahay nyo, meron kayong bahay, biglang may dumating na malaking tao at pinagagalitan kayo dahil sabi niya, ay akin itong lupa ito. Pero tayo naman ay hindi rin tumatahimik. Maganda naman at ang ating Department of Foreign Affairs at ating gobyerno ay gumawa rin ng mga warning na binabiolit nila yung tao ng Code of Conduct kasi meron pong Code of Conduct noong 2002 na nagsasabi, wala na mga bagong struktura ang gagawin. Wala ng mga buki di gyera na gagamitin. Pero ilang beses na nagkaroon ng warning, ilang beses na gumamit ng buki di gyera ang China dito sa lugar na nasa loob ng ating exclusive economic zone at nasa loob ng exclusive economic zone ng Vietnam. Nagpahayag ang Pilipinas, ang sabi, rule of law dapat ang gamitin. International rule of law. Para katulad sa atin, no? Pag sinabi, rule of law, kahit malaki o maliit ka, dapat susundin mo kung ano ang batas. Walang pinipili. Ang rule of law dyan ay ang tinatawag na UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea. At pag yan ay sundin, wala pong kaduda-duda. Ang China, siyang lumalabag sa batas. Sabagat wala silang karapatan na pumasok sa loob ng ating 200 nautical mile zone. Sabagat napakalayo nila. Ito nga, pahayag ng Secretary of Foreign Affairs na Secretary de Rosario, rules-based regime in the South China Sea. Pero siyempre, ayaw naman ang China rito sapagkat yung regulasyon, yung rules, ay medyo talo siya pag rule ng international rules ang gagamitin. Ang gusto niya, kung sino ang mas malakas, huwag ganun. Ang gusto nilang mangyari, hindi kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano sinasabi ng mga dokumento, kundi kung sino ang mas malaki, kung sino ang mas maraming armas. Meron naman pahayag ang PCCI natin na ang presidente ay isang Filipino-Chinese, si Francis Chua. Sabi niya, dapat magkaroon ng economic solution dito sa South China Sea practice. Para sinasabi niya, joint development din. Pero siguro, kung joint development na angkop para sa lahat, ng South China Sea, maaaring pag-usapan niya. Pero kung joint development sa loob ng ating bakuran, hindi naman po maganda yun. Huwag tayo pumalik doon. At yan yung mga issue na dapat unawaan ng gusto. Ang China parate, sinasabi yung joint development, pero sa ating lugar. Tayo, dapat tayo sa pagkatero ng sovereign rights, dapat tayo ang magbibigay ng approval kung sino man ang papasok dyan para i-exploit yung ating natural resources. Halimbawa, sa bakuran ninyo, kung meron pong magtatayo, meron lang, halimbawa, meron kayong lupa, meron lang kapital para gumawa ng bahay, ng building, may dumating na mayaman at sasabi, mag-joint venture tayo. Ako ang gagawa ng building sa iyong lupa, hati-hati tayo sa kikitain sa building. Ayun, maganda usapan yun. Pero pag dumating yung mayaman, sabihin, akin yan, yung ibang usapan po yun. Ganun ang ginagawa ng China ngayon. Meron tayong Mutual Defense Treaty. Matagal na po ito, noong pag-50s pa ito. Ano sinasabi sa Mutual Defense Treaty? Nakalagay dito, pag meron pong pag-atake, nakalagay dito, an armed attack on the metropolitan territory of either of the parties, ito, Mutual Defense Treaty sa Pilipinas at Estados Unidos. Kaya nalabasan natin na tayo ay sumasandal sa Estados Unidos. To include an armed attack on the metropolitan territory of either of the parties or on the island territories under its jurisdiction in the Pacific Ocean, its armed forces, public vessels or aircraft in the Pacific. Ang ibig sabihin, pag meron umatak sa ating teritoryo, pag meron umatak sa ating armed forces, pag meron umatak sa ating public vessels or aircraft in the Pacific, tutulong sa atin ang Estados Unidos. Eh, meron sasabi, bakit naman tayo sasandal sa Estados Unidos na parang na lumalabas na umaas tayo masyado? Alam nyo,
mundo. Hindi lamang mahihilang mga bansa ang gumahanap ng alliance. Kahit na yung malalakas yung mga bansa, nakikipag-alliance. Halimbawa, yung England, noong pong mga 19th century, noong kalaban ng England si Napoleon ng France, ang England ay isang malakas na bansa, isang superpower ng panahon na yun, nakipag-alliance sa Russia, sa Prussia, sa Netherlands, sa Spain, sa Italia, sa Austria, para labanan ang France. Hindi po kahinaan ang makipag-alliance. Ang makipag-alliance ay gumagamit ng tamang diplomasya. Para kayo po, pag meron kumaaway sa inyo, hindi mo pwede makipag one-on-one kayo, mas maigi na meron kayo kakampi. Hindi mo ba? Kakusapin niyo yung pinsan niyo, kakusapin niyo yung kapitbahay niyo. Ganun din po ang ginagawa ng Pilipinas. Kaya hindi po masama na magkaroon ng alliance. Meron kasi nagsasabi, too early raw, masyado maaga. Ang sagot ko naman dyan, mas maigi na mas maaga kaysa sa huli. Mas maigi yung too early kaysa too late. Ang tanong, ang Pacific area ba? Yung South China Sea, ay kasama ba sa Pacific? Ang sagot ko, yes. Kasi ang Pacific Ocean, marami pong karagatan. Sa loob ng Pacific Ocean, merong Philippine Sea, merong Taiwan Straits, merong Celebes Sea, merong China Sea. So China Sea, nasa loob ng Pacific Ocean. Kasi meron isip, ay, China Sea na yan, hindi na Pacific Ocean. Mali po yan. Ang China Sea ay nasa loob ng Pacific Ocean. At katunayan, ito po ang emblem ng US Pacific Command. Yan yung isang malaking military organization ng Estados Unidos na nakabase sa Hawaii. Ito ang kanilang emblem, ito ang teritoryo nila, Pacific Command. Ito ang South China Sea. Ito yung kilala natin yung Pacific Ocean mula sa West Coast. Ito ang Indian Ocean, pero yan, kasama ang Celebes Sea, bandang Australia, ay kasama sa Pacific Command. So, ibig sabihin, ang South China Sea ay kasama sa Pacific, at kung meron presidente dyan, ay magiging tungkulin ng Estados Unidos na tumulong sa atin. Yung tiyatawag na naval presence, alam nyo, ako'y nasa Navy, ako'y nagsilbi sa Navy, marami na akalang, nag-graduate ako ng US Naval Academy, kahit ako'y naiintindihan mo ng konti. Na ako'y nasa Navy, marami kami mga joint exercises with Australia, with the US, doon sa may South China Sea. Sa may Scarborough Show, sa may bandang Scottis. Noong panahon na yun, wala pong kaibig-ibig ang China. Kasi siyempre, mahina pa sila